Mike. Wait a minute, Mike. 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 Cardiac arrest. Ito ang biglaang pagtigil ng normal blood circulation dahil sa failure ng puso na mag-pump ng dugo. Maaari itong mangyari kahit kanino, kahit saan. Critical na mabigyan ng CPR o cardiopulmonary resuscitation ang sinumang makakaranas ng cardiac arrest. Para sa safety ng inyong mga mahal sa buhay, sundin ang mga sumusunod na steps para makapagbigay ng agarang tulong medikal at maagapan ang mga posibleng epekto ng cardiac arrest. Step 1. Check. Tignan ang kalagayan ng pasyente. Kumpirmahin kung siya ay na-cardiac arrest. Pagkatapos, agresibong gisingin ang pasyente. Mike, okay ka na? At tignan kung humihinga ito. Step 2. Call. Tumawag ng tulong. Ugaliing alamin ang mga emergency numbers sa inyong lugar at isave ang mga ito sa inyong cellphone. Emergency? Kailangan namin ng ambulance na may AED. Sige po, parating na po yung ambulance na may AED. Step 3. Compress. Ipagkapit ang inyong dalawang kamay at ipatong sa gitna ng dibdib or breastbone. Gawin ang chest compressions ng malakas at mabilis gamit ang tamang bilang at lalim. Tandaan ang tatlong hakbang sa pagbibigay ng CPR. Step 1. Check. Tignan ang kalagayan ng pasyente. Step 2. Call. Tumawag ng tulong. Step 3. Compress. Gawin ang chest compressions ng malakas gamit ang tamang bilis at lalim. That's it! Makabubuting malaman ng bawat Pilipino ang kahalagahan ng CPR. Sa mga piling pagkakataon, ang CPR ay maaaring makapagligtas sa buhay ng mga mahal natin. Ladies and gentlemen, let us welcome our host for tonight, Dr. Joey Duya.
Hello, good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ulit ang inyong Doc Joey, isa po akong cardiologist dito sa Central Luzon. And on behalf of the Philippine Heart Association Central Luzon Chapter, wini-welcome ko po kayo ngayong lahat ngayong gabi. So tunay po, ang aming trabaho bilang doktor ay hindi natatapos sa aming mga klinika. Pagkatapos po ng aming klinik, kami po ay naggumagawa ng effort, ay gumagawa ng paraan para makontinue ang aming advokasya na may palaganap ang mabuting kalusugan, ang mga kaalaman tungkol sa mabuting kalusugan at paano alagaan ang ating mga puso. But this day, night, we are not just focusing on the heart, pero mag-focus din tayo sa ka-love team ng puso. And what more, a better way para alagaan ang ating mga baga ay kung hindi itigil ang ating smoking. So for the rest of the night, tonight po, bilang part po ng aming information education campaign, ay mag-discuss ng mga bagay tungkol sa paninigarilyo, no? And to start the ball rolling, I'd like to invite our dear President, Dr. Harold Sunga, to give us some warm words of welcome. Dr. Harold? Magandang gabi, Central Luzon. Muli, ako po si Dr. Harold Sunga, isang cardiologist. Kasalukuyang presidente ng mga samahan ng mga cardiologists dito po sa Central Luzon. Ngayong gabi, sana po ay makapagbigay ulit kami ng isang kaalaman ukol sa paninigarilyo. Sana po ngayong gabi, marami na naman tayong matutuhan. At sa ating kapartner na Gets Pharma, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa inyo sa ating mga activities dito po sa Central Luzon. Magandang gabi po. Magandang gabi, Sir Harold. So, this part of the program, magandang gabi po. So, bakit po namin napili ang smoking? Ipapaliwanag po ng ating susunod na speaker, ang ating speaker ngayong gabi. No, we are very honored to welcome the newest addition sa mga pogi ninyong cardiologists, no? So, next slide please. I'd like to introduce, it's my honor to and privilege to introduce a colleague from the University of the Philippines. This guy, no, si Dr. Ome, as we fondly call him, graduated and earned his Doctor of Medicine mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Hindi lang po siya kasing pogi ni Yorme, pero kasing galing din siya ng namumuno ng Maynila because he had his residency in internal medicine in Hospital ng Maynila Medical Center. He had his adult cardiology fellowship training from the Philippine General Hospital. And soon to be, he will be specializing kung paano kumpunihin ng mga elektrisidad ng puso because he will be pursuing a cardiac electrophysiology and pacing at the Department of Cardiology, National University Heart Center, Singapore. Pero na-put on hold po siya dahil siya po ngayon muna ay magbibigay sa atin ng kaalaman kung paano tayo makakaiwas, makakatumigil, at kung paano tayo makakaprevent ng komplikasyon ng paninigarilyo. So without further ado, ayaw po nating agawin ng limelight mula sa OPA ng PHA Central Luzon. Doc Ome, Dr. Jerome Ray Matias, sir. Good evening, Sir Ome. Good evening, okay. Dr. Duya. Maraming salamat sa very generous na introduction na binigay mo. So right now, ang magiging lecture natin, I am very honored to be a lecturer para maturuan ang ating mga pasyente at ang kanilang mga kamag-anak tungkol sa sigarilyo na we think is very, very, very important, especially to us cardiologists. So, maya-maya, mag-i-start na tayo. Ayan, nire-ready ko lang. So, bago kayo magsimula, isipin nyo muna kung may kilala kayo na naninigarilyo o kung kayo sa sarili nyo naninigarilyo, tamang-tama itong lecture na to sa inyo. Okay? And so, I'll start. I'm Dr. Jerome Ray Machas. Ako po ay isang doktor sa puso. Wala po akong disclosure para sa lecture na ito. Ang lecture po natin ay pinamagatang Stop Smoking. Yan. Very important. So, ang overview ng lecture natin, mabilis lamang.
Una, kaalaman tungkol sa sigarilyo. Pangalawa, bakit dapat ihinto ang paggamit nito? Pangatlo, ano ang benepisyo sa paghinto? Pang-apat, paano ko naman ito ihinto? O paano ko sasabihan huminto yung asawa ko o yung kaibigan ko o yung kapatid ko? And a bonus is, dahil usong-uso ito, Dr. Duya, e-cigarettes. So, sasagutin natin yung mga katanungan tungkol sa e-cigarettes naman. So, start na tayo. Ang components ng tobacco, tabako o sigarilyo kung tawagin natin, isa sa pinaka-component niya ay yung nicotine. Yung nicotine, yung addictive na component ng tabako, ayan yung nagpapa-addict or nagpapa-feel good kapag tayo ay nanigarilyo. Bakit? Kasi kahit kakasigarilyo mo lamang, ma-absorb agad ito sa dugo at meron ng epekto sa iyong brain within 10 seconds. Yung pangalawa na component ng sigarilyo ay yung tar. Ayan, tar. Tignan nyo naman, word pa lang, tar, itim, thick. Diba? So, ayan yung mga tar dito sa slide na to. Those are thick, sticky substance. When inhaled, it sticks to the tiny hairs of the lungs. Yung mga tiny hairs ng lungs, baka nagugulat kayo. Dok, akala ko yung buhok ay dito lang sa ulo natin. Meron din pala sa lungs. No? Ang tawag natin doon ay yung mga cilia. Yun ang naglilinis sa mga ini-inspire natin na hangin na kailangan linisin bago pumasok sa ating dugo. Right? So, this normally protect the lungs from dirt and infection. Ang ginagawa ng tar, kumakabit yun, nagiging dumi. Ang nangyayari, mas nagiging dysfunction yung cilia o yung buhok sa lungs natin. And pwedeng manaro o yung butas nung sa tube sa respiratory system natin ay manikip. No? And the second and the third component of cigarette, ang sigarilyo, ay carbon monoxide. Ito naman ay isang poisonous na chemical. Madalas naririnig natin to. Ano ba yung carbon monoxide emission mo? So sa mga kotse. Madalas, ito yung mga ine-exhaust ng mga kotse. And ang ginagawa nito, ano naman yung masama dito, pumupunta yan sa dugo natin. At kapag nasa dugo natin, ang ginagawa niya, nilalayo niya yung oxygen doon sa dugo natin to the point na hindi masyadong nagiging close si oxygen at dugo. Ngayon, kapag hindi sila naging close, mahihirapan tayo, ang puso natin, na mag-pump ng dugo. Kasi ang kailangan ng katawan natin ay oxygen din. So, ang tabako, it also contains 7,000 chemicals. And 50 plus doon ay suspected carcinogen. Kaya very, very dangerous, right? Ito yung mga toxic components na pwedeng ma-associate o nandoon sa sigarilyo na hinihitit natin kanina, okay? No, I was just joking. Never smoker ako. So, anong mga component? Cadmium, stearic acid, toluene, ammonia, pati pala yung panglinis ng toilet, no? Meron yung sigarilyo. And you can see paint, methanol, hexamine, arsenic, methane, acetic acid, and also butane. So, iyan yung mga toxic chemicals na nandun din sa sigarilyo. And base sa survey noong 2015, 3 sa 10 Pinoy ang naninigarilyo. Concerning, di ba? Ibig sabihin, kapag namasyal ka sa mall, 10 doon sa makikita mo, 3 doon, naninigarilyo. And ito pa yung mas concerning. 12% ng mga estudyanteng Pinoy ay naninigarilyo na rin. Okay, so itong mga statistics na to are very important to us. Bakit? Malalaman nyo mamaya. Ang susunod na tanong natin ay bakit dapat ihinto ang paninigarilyo?
Ang sigarilyo ang natatanging legal na produkto na kapag ginamit mo sa base sa instructions niya, syempre hindi naman mahirap gamitin 'yan. Kapag ginamit mo 'yon, siguradong papatayin ang kalahati sa mga gumagamit nito. At ayon sa pag-aaral, 10 Pinoy ang namamatay kada oras. Kada oras 'yon, ha? 10 kada oras sa sigarilyo. And according to this study, for every stick smoke o sa kada stick na hinihit-hit, nawawalan ng 5 to 10 minutes sa buhay ang isang tao. Which is, this 5 to 10 minutes is really very precious kasi marami kang pwedeng gawin na dyan, di ba? Itong data nito ay galing naman sa United States. Sinasabi lang nito kung ano-ano yung mga kinamamatay at kung gaano karami ang namamatay sa sigarilyo. Ayon sa United States, sa kanila, 480,000 per year. At ano yung mapapansin nyo dito? Yung green na to, yung heart diseases, yun, no? 33%, ang dami. Susunod pa lang yung lung cancer, chronic obstructive pulmonary disease o yung emphysema, and kasama din dyan yung mga strokes. At pati yung mga ibang cancer. Ano pa ang naidudulot ng mga sigarilyo? Pasintabi po pala muna sa mga kumakain ngayon. Ang mga susunod na imahe ay hindi nyo magugustuhan. So, ito po ang mga maidudulot na sigarilyo. Gusto namin itong ipakita para matumimo sa utak ng ating mga pasyente at ang kanilang mga kamag-anak kung gaano ka-important itong paninigarilyo sa pag-develop ng mga sakit at siyempre, sa huli, pagkamatay. Those smokers, they die younger. Ibig sabihin, mas bata sila namamatay. Ano pa? Ang smoking, ang most common cause of cancers. Hindi lang mamaya sasabihin natin lung kasi yun yung pinaka-common. Saka doon dumadaan yung sigarilyo. Pero meron din pa lang sa lalamunan, sa bibig. Yan tulad nung nasa picture na yan. Smoking at an early age increases the risk of lung cancer. And that's very true. And alam na alam niyo na yan. Ito, para sa mga hindi pa masyadong nakakaalam at puro baga ang iniisip, hindi lang baga ang naaapektuhan ng sigarilyo. Smoking makes you about 10 times more likely to die early from a major stroke, no, or heart attack, o myocardial infarction, o atake sa puso. Smoking also increases the risk of developing diabetes. Also, ayan, si tatay, hawak yung sigarilyo niya habang naka-oxygen. Smokers suffer more frequently from severe bronchitis and what yung sinabi natin kanina, in-explain natin, emphysema. Kilala niyo ba to? Si Marlboro Man. Ayan. Okay, si David Milliard Jr., after niya mag-advertise sa Marlboro, he died in 1987. From what? Emphysema. After years of bad health. And yung mga pumalit sa kanya, sila McLaren, McLean, Hammer, namatay din sa lung cancer naman. So what are the other effects of smoking? Smoking damages small blood vessels also. So, nare-restrict yung blood flow doon sa inyong mga paa, mga kamay. Ang tawag namin dito ay peripheral artery disease, which can lead to gangrene o pagkabulok. No? Hindi lang sa diabetes, ha, pati pala sa sigarilyo. No? Pagkabulok, and even kapag bulok na siya, yung mga kawawa nating pasyente na napuputulan ng paa, ng kamay. Okay? Smoking also affects sense of taste and smell. Ito yung mga gustong pearly white teeth, it also affects your teeth. No, it promotes tooth decay and turns your teeth and fingers yellow. Na hindi magandang tignan, di ba? Smoking also affects your skin and complexion. Yan, sa mga kababaihan naman, it leads to premature aging and wrinkles.
Ito at ang importante sa atin, mga lalaki, men who smoke, yan, men who smoke for years were often unable to have an erection due to low penile blood pressure. So yan, very important pala yung low penile blood pressure na nai-impede o nagagawa ng damage ng ating mga ng ating paninigarilyo. Okay? So male smokers also have low sperm count and more abnormal sperm than non-smokers. Ano ang sabi ni Junjun? Patay ang kinabukasan ko. So aside from those who are smoking, gusto kong ipakita yung mga epekto din ng secondhand smoke exposure. So yung secondhand smoker, kung makikita nyo, nandito sa inyong right side at left side yung smoker. Yung smoker, yung mga sakit niya, like yan, stroke, coronary artery disease, lung cancer, ay pwede ding mahawa nitong secondhand smoker. Sino ba yung mga secondhand smoker? Ito yung mga katabi ng mga times na naninigarilyo ka. Doc, kaibigan ko lang naman yung katabi ko. Pero hindi mo napapansin, maari itong kapamilya mo rin. So secondhand smoke exposure to infants and children. Ito yung sinasabi natin. Yung secondhand smoking sa children can lead to these diseases also. Which is halos lahat to when I review this. Very important at nakakatakot. Ano yung mga pwede maging sakit ng mga bata o siyempre yung mga sanggol? Sudden infant death. Reduced lung function. Pwede magka-headache. Increased blood pressure kapag tumanda-tanda. No? Respiratory irritation. Exacerbation ng asthma. Ear infection. Nosebleeds. Bukod doon, yung mga tumor pa. Like brain, leukemia, lymphoma. Madami talaga. At kawawa yung mga batang ito. So, ayan, pati yung kabayo ni Marlboro Man namatay din because of secondhand smoking. So, aside from the smoking, from the cigarettes, very common ngayon ito. Makikita mo sa tabi-tabi lang, bakit may hawak siya? Parang yung hawak niya parang ballpen lang naman, pero bakit umuusok? Iyon yung tinatawag natin ng mga e-cigarettes. At dapat maging familiar tayo dito kasi bakit meron din itong epekto sa ating kalusugan. Yung mga tawag natin dito, yung mga vape, Juul, right? Ayan, mga disposable e-cigarettes. No? Ang tanong sa akin nung mga pasyente, madalas is this one, Doc, meron din bang nicotine yung vape? Kasi iniisip niya siguro yung simulan. No, papalitan niya yung sigarilyo. May nicotine din ba yung e-cigarettes? That's true. Merong nicotine ang mga cigarettes. At according to their research, yung Juul, no, it contains a high amount of nicotine. Ilan? Yung isang Juul, yung isang parang ballpen na yan, ay nagko-contain ng nicotine na kasing equal ng 20 regular cigarettes o isang pakete. Ang dami, right? Now, the question is, do kung nicotine lamang naman yan, at yun yung component niya talaga, ano bang magagawa nito? Does nicotine harm brain development? True or false? True. True yan. And according to this study, youth who use nicotine can harm the parts of the brain that control attention, learning, mood, and impulse control. Uso pa naman ngayon yung mga work study from home, di ba? Online learning. So kailangan dyan sa mga times na yan, kailangan nila ng attention. Pero this e-cigarettes, kapag na-disturb sila nito, it can decrease the attention and the learning mood. So nicotine can also lead to addiction. Ano ang nakakatakot dito sa addiction na yan and sa damage na magagawa niya sa brain? Hindi na tayo makakabili ng bagong brain pa. According to some study, youth who use e-cigarettes may be more likely to smoke regular cigarettes in the future. So yun yung risk niya. Okay, and e-cigarettes mix aerosol, not vapor.
So ito yung mga aerosol na pwede mong mabigay sa iba din, no? And these components are also, some of them can be, based on study, can be cancer-causing, heavy metals, so very ultra-fine particles na makaka-affect sa lungs nyo that can be harmful. Meron din mga balita na merong poisoning from e-cigarettes. And yan, mga nasabugan ng battery. That's very important also because syempre, hindi magandang mangyari kahit sino pa man yan. No? Now, after knowing those cigarettes and the risk na magagawa nun, parang yung iba siguro ng viewers natin, Dok, parang naiisip ko ng tumigil. Okay, nakakatakot yung mga image na pinakita mo, no, Dok? So, the next question is, ano naman yung benepisyo kapag hininto ang paninigarilyo? Ang gagawin natin, yung bawat minuto sa paghinto ng paninigarilyo, that's very important. Alam nyo kung bakit? Simula 20 minutes, makakaranas na ang katawan mo ng serya ng mga pagbabago na magpapatuloy ito ng marami pang taon kapag itinigil mo ang paninigarilyo. Ano yung mga yon? Makalipas ang 20 minutes, bumababa agad ang tulin ng tibok ng puso o ang heart rate. Makalipas ang 12 oras, anong nangyayari? Bumababa ang antas ng carbon monoxide. Sabi natin, itong carbon monoxide is very harmful, lalo sa ating dugo, no, hanggang sa maging normal ito. Makalipas ang 2 linggo, bumababa ang panganib ng atake sa puso. Nagsisimulang humusay ang pagganap ng baga sa mga mga time din na ito. 'Yon, very important sa amin, atake sa puso. 'Di ba, nai-increase na 'yung atake sa puso lalo kung meron pa tayong mga ibang risk factors maliban sa paninigarilyo. Makalipas ang 1 taon, ang panganib ng pagkakaroon ng sakit sa puso o 'yung mga tinatawag nating coronary artery disease o 'yung mga bara sa puso ay nababawasan ng ilan? Kalahati. Kalahati agad na nawawala, 1 taon pa lang kumpara sa isang naninigarilyo. Makalipas naman ng 5 taon, ang panganib na magkaroon ka ng atake sa puso o stroke ay mababawasan kumpara doon sa isang hindi naninigarilyo. Makalipas ang 10 taon, ano ang mababawasan? Mababawasan ang risk mo o antas ng kamatayan dahil sa cancer sa baga. At ito ay halos mangangalahati kumpara sa isang naninigarilyo. At ano pa ang panganib sa pagkakaroon ng iba pang cancer sa bibig, lalamunan, esophagus, pantog, bato, lapay ay bumababa rin. Makalipas naman ang 15 taon or 15 years, ang panganib ng pagkakaroon ng sakit sa puso ay babalik na sa normal. Sa ibang pag-aaral, ang sabi nila 5 years pa lang, 3 to 5 years, mawawala na. Parang normal na yung risk mo o yung panganib mo kumpara sa isang hindi naninigarilyo. Kumbaga, nagiging normalized yung panganib. No? Malaking bagay yun at very important, lalo sa aming mga cardiologists. Matapos nating malaman yung mga benepisyo, iba siguro, Dok, medyo sold na ako doon, ah. Okay sa akin yung benepisyo. At isa pa, at higit sa lahat, ayoko ng mga madudulot ng sigarilyo. So, ang last question is, paano ko ihihinto ang paninigarilyo? Dito sa mga susunod na slides, bibigyan ko kayo ng mga tips tungkol sa kung paano nyo mahihinto yung paninigarilyo, kung naninigarilyo na kayo. At syempre, hindi ko sinasabing start nyo na yung paninigarilyo. Kung hindi naninigarilyo, pinakamabuting huwag nyo nang simulan. Okay? So, paano ito ihihinto? Meron tayong 5 paraan o 5 tips. Iisa-isahin natin muna, no? Maghanda, 1. 2, kumuha ng tulong. 3, matuto ng mga bagong kakayahan. 4, magtanong tungkol sa mga gamot. And 5, maging handa. So,
ano naman yung ibig sabihin na maghanda? Number one is magtanda ka o magtakda ka ng isang petsa sa paghihinto. So, ikaw na. Yung mga kalendaryo, markahan na yan. Kailan mo gusto talagang ihinto ang paninigarilyo mo? Kung naniwala ka sa mga previous na sinabi ko, magtakda ka na sa iyong kalendaryo. No? Second is itapon ang lahat ng mga sigarilyo at mga abuhan, yung mga ashtray na yan, sa tahanan nyo, meron pa sa kotse, meron natira, itapon na yan at sa mga lugar ng trabaho nyo. Hilingin sa mga bisita na huwag manigarilyo sa iyong tahanan. So, yung iba naglalagay yan, no smoking. Okay, yan. So, balikan ang iyong mga nakaraang pagsubok na huminto kasi karaniwan, ang mga pasyente, hindi lang isang beses ang ginawa nila na trial para huminto. No? So, ang sabi dito, balikan ang iyong nakaraan. Isipin kung ano ang mga gumana dun sa mga ginawa mo at yung mga hindi gumana. At sa sandaling ikaw ay nakahinto o hindi na naninigarilyo, huwag ka nang manigarilyo. Kahit man lang isang hitit yan. Oo. Kahit isa lang, huwag na. Okay? Pangalawa, kumuha ng tulong. So, ayon sa mga studies, mas mataas ang posibilidad mong magtagumpay kung ikaw ay may tulong o kapag ikaw ay may kasama. Sabihin sa iyong mga pamilya o mga kaibigan kung sino ang mas close mo sa kanila, kasamahan sa trabaho, na hihinto ka na at kailangan mo yung tulong nila. Hilingin sa kanila na huwag manigarilyo habang nagtatrabaho, huwag imanan ang mga sigarilyo sa iyong harapan, sa office desk o kung saan man yung trabaho nyo. Makipag-usap sa iyong doktor, dentista, nurse, pharmacist, psychologist o tagapayo, yung mga mabibigyan ka ng magandang payo at magandang tulong para maitigil mo ito. Kumuha ng mga individual, iba meron silang mga work, mga groups, yan, mga support groups. Meron din naman, lalo ngayon, merong mga telephone support, maaari mo rin gamitin yon. Marami ng mga hotline para matulungan ka, para maibigay nila yung tulong nila sa'yo, para maitigil yung paninigarilyo na yan. Humanap ng mga programa na yan. Maaring meron yan sa komunidad nyo, barangay, o better yet, check yung mga programa ng ating gobyerno tungkol dyan. Mas maraming pagpapayo ang iyong makukuha, mas mataas ang posibilidad na huminto. At susunod, matuto ng mga bagong kakayahan. Ang gusto lang namin dito ay gawin yung busy, yung sarili ninyo, to the point na maari nyo nang makalimutan yung paninigarilyo. Baguhin ang inyong regular na gawain. Kung dati ito yung ruta nyo, ibahin nyo. O kung dati madadaanan nyo yung sa kalye, yung mga dapper cards dyan sa tabi-tabi, huwag ka munang dumaan doon, umiba ng ruta. Kung nagkakapi ka, malakas ka at na-stimulate ka sa paninigarilyo, gumamit muna ng tsaa. So, ang next, bawasan ng inyong masyadong pag-iisip o yung stress. Pwede kang maligo ng mainit na tubig, mag-ehelsisyo, very important po yan, o magbasa ng libro. Kung iyan ang iyong libangan, maaari mo din gawin yan. Uminom ng maraming tubig at higit sa lahat, magplano o gumawa ng mga bagay na magpapasaya sa'yo. Pang-apat, at importante din, at kadalasan hindi ito alam ng iba nating mga kasamahan sa bahay, kaibigan, mga kapamilya, ang mga gamot ay makakatulong sa iyong mabawasan ng ilan, sa iyong mga pagnanais sa sigarilyo o sa paninigarilyo. No? Ang mga gamot na to, tulad ng mga patch, nicotine gum, meron mga over the counter po na mga iyan, no, nicotine lozenges, meron din po mga ibang gamot, no? At bago mo subukan yung mga gamot na yan, syempre manghingi ng tulong sa iyong doktor. Base sa mga pag-aaral, ang mga gamot na ito ay makakapagpadoble
na pagkakataon na makahinto ka sa paninigalilyo na to. At number five, at ang last, maging handa ka ulit. Okay? So, kasi meron tayong mga kaibigan na pare, huminto na ako ng paninigarilyo. Matutuloy ko kaya ito. Yung iba naman, huminto na balik ko ulit eh. Ang hirap kasi eh. So, kapag nakarinig ng mga ganun, huwag kang manghinaan ng loob. Kadalasan, within 3 months, according to studies, mataas talaga yung risk na bumalik ka sa paninigarilyo. Pero tandaan mo, dapat kang bumalik dahil yung sa mga pinag-usapan natin na kung hindi man sa benepisyo, sa risk o yung mga komplikasyon na maidudulot ng paninigarilyo. Tandaan, karamihan sa mga tao ay ilang beses na sumusubok na huminto. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. At gawin mo lang yung mga tips natin na ito. At ang pinakamahalaga, ang nagagawa ng sigarilyo, I want to end in this slide. So, sa pamamagitan ng pag-stop ng sigarilyo, mapapangalagaan at mapapagpunyagi o mapapabuti nyo ang inyong sarili o kalusugan. Ano pa? T for tahanan o ang inyong pamilya, ang mga mahal natin sa buhay, o ang inyong komunidad. And lastly, ang inyong ipon o pera. Alam nyo, mahal na rin po ang sigarilyo ngayon. Yung maitago nyo man lang yung pambayad sa isang stick na yon, malaking ipon. At marami na po kayong mabibili sa ganun na magagamit nyo o matutuwa kayo at magdudulot ng kasiyahan sa inyo. Yun po ang aking last na slide. Hopefully, natuto kayo ulit ang topic at ang pinakasinisigaw namin sa inyo ng Philippine Heart Association, stop smoking. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat, Sir Ome. Grabe, napaka malumanay naman ang pagkaka-discuss. So sige po, nakakita nyo naman po ang pakikinig natin sa mga informative videos katulad ng ginawa ni Sir Ome ay nakakatulong sa ating makapag-relax din. No? Kahit natututo na tayo, nakakapag-relax pa tayo. So, Sir Ome, we are now opening the floor para sa questions. So, nakikita po natin ang ating mga Facebook Live viewers. No? Meron na pong mga Facebook Live viewers. So, kami po ay nag-aantay ng inyong mga katanungan. So, okay. So, habang walang nagtatanong, ako na lang muna ang magtatanong, Sir Ome. No, meron ako laging tinatanong sa akin, no. Kapag po ba ako ay huminto, Doc Ome, no? Titigil na po ba ang risk para de-develop yung heart attack ko? Okay, magandang question 'yan at madalas tanong 'yan sa atin, Dr. Joey. Ayon sa mga pag-aaral, kapag hininto mo ang iyong paninigarilyo, sabi nga kanina, within 3 years, actually 1 year pa lang, Doc Joey, meron ng epekto. Meron ng epekto, nakakalahati na yung risk. Although yung damage na ginawa nito dun sa mga vessel o sa mga ugat natin ay maaring nandun pa. Pero yung kabuuang risk na mag-develop ka ng atake sa puso, kapag napatagal mo pa itong pagtigil ng sigarilyo, ay halos nagiging katulad lang nung sa isang normal na individual na hindi naninigarilyo, which is very important. So, very important po yun, no, Doc? So, hindi naman kailangang matagal na panahon. In fact, no, hindi lang po sa puso, no, Doc Ome, even sa paghinga, no, improvement sa pagpasok at paglabas ng oxygen, sa pagpasok ng oxygen at pagbuga natin ng carbon dioxide. Kasi sabi nga ni Dr. Ome, no, hindi lang naman sa puso at sa baga may epekto. Mula sa iyong buhok hanggang sa iyong talampakan, sa iyong kuko sa paa, tama, may epekto ang smoking. So Dr. Ome, hindi ko na pagagandahin pa yung sinabi mo, no, nakaka-apekto siya ng production ng testosterone at saka ng sperm cells. Dr. Agree, Ome, nakakabuo po ba ang smoking? Pag po ba na ni Garillo, tama po yan. Tama po yan.
Doc Joey, ang paninigarilyo maaring makataas ng tsansa ng hindi pagkakaanak o yung kung tawagin natin pagkabaog. Bakit? Kasi yung mga yung ating mga organs diyan ay nagre-rely sa mga supply ng dugo na sa mga ugat na nagsusupply ng dugo na maaring ma-damage kapag hindi pa rin tinigil ang paninigarilyo. Oo. Doc Ome, ito naman. Doc, kasi yung mga barkada ko nag-vape, banding namin ang vaping. Kapag hindi ako sumama sa vaping, hindi ako in. Anong masasabi mo tungkol sa vaping? At pagiging ano siya, no? Banding activity siya. Dati ang banding activity ay mag-aral, mag-group study, no, maglaro ng chess. Ngayon vaping na, makikita mo yung mga ano, para sa silang mga tambutso at mga pugon. Ano ang take mo dito? Tama. Tama, Doc Joey, no? Una sa lahat, gusto kong sabihin, higit sa lahat yung mga kabataan, ang vaping ay hindi cool. Na hindi yan cool. Hindi cool lang vaping sapagkat marami itong nadudulot na problema din maliban bukod dun sa paninigarilyo na alam natin, no? Ang sinasabi kasi nila Doc Joey dito, Doc, itong vaping naman, nicotine lang naman ang component nito. O Doc, sabi nito, sabi nung barkada ko, safe naman ito kasi usok lang naman, wala naman yung ano tawag doon, Doc Joey, upos. Filter, oo. So, according sa mga pag-aaral, yung nicotine na component nito ay nagkakaroon din ng problema or may problem sa brain cells natin. Yung concentration, yung learning. Siyempre, sino ba ang gustong humina ang utak, Sir Joey? Di ba? At maliban doon, hindi pa kasi lubos ang pag-aaral dito sa e-cigarettes. So, maari pa, mabago pa lang ito. Marami pang pinag-aaralan. Ang pinaka-pinag-aaralan nila ay yung mga component ba nito ay nakaka-cause din ng cancer. So siguro within 5 years or 10 years from now, meron na tayong result dito at maibibigay na natin to sa at na impormasyon sa ating mga kaibigan, pasyente, kapamilya. Ayan. Sige sir. Tama sir. Ako sa tingin ko, personal ko lang po ito. I am not speaking on behalf of PHA. Mm-hmm. Hindi na po natin kailangang mag-antay ng long-term study on smoking, no? Kasi hindi naman, parang tingin ko, hindi naman tamang maggawa tayo ng study. Titingnan mo yung mga nagsusmoke at yung iba ay hayaan mong mag-smoke. Ang pinakamaganda po para sa akin, ang ginagawa ko sa lahat ng pasyente ko, sinasabihan ko sila kung nagsusmoke sila, tumigil na. Kasi wala ni isa mang magandang benepisyo ang paninigarilyo. Kung hindi ka pa naman nag-uumpisa, very good, good job. And then try your best, no, to encourage others to quit, no? Huwag na umpisahan, no? Kasi sometimes, yung masarap ay nakaka-addict, no? Mahirap umalis sa isang bisyo na kinagigiliwan mo. I have a question in Kapampangan. I know you don't know Kapampangan, but I'd like to thank Miss Jenny Gadi for your question. Ang question po niya, Doc, is to bang tinoknang kong magsigarilyo? Bala mo, masakit ya at alayang ganang mangan at malungkot ya datang. In Tagalog, yung bang taong tumigil sa paninigarilyo ay parang may sakit ang pakiramdam at walang ganang kumain at parang malungkot. Ano daw po ang explanation dito? Magandang tanong yan, Sir Joey. Ang paninigarilyo, hindi lang po siya, hindi siya smooth sailing kasi meron yang addictive na component yan. Yung nicotine, no? At ayon sa mga pag-aaral, within 1 to 2 weeks ng paghinto nyo, kaya ito yung mahirap na part eh, actually, Sir Joey. Kasi during this time, yung 1 to 2 weeks na to, nakakaramdam ng yung iba nalulungkot, yung iba merong mga constipation, yung iba mga nalulungkot, hirap matulog. Yung tawag natin dito ay yung mga withdrawal symptoms. No? At base sa mga pag-aaral, lilipas naman ito, itong 1 to 2 weeks at pwede nating suportahan ng ano mga bagay ang pwede mong pangsuporta para maibsan mo to. Siyempre, gumawa ka, gawin mong busy yung sarili mo, gumawa ka ng makipag-bonding ka, makipag-zoom ka muna sa mga kaibigan mo, mag-exercise ka, kumain ka ng mabuti,
higit sa lahat, kumain ka din ng mga high in fiber para dun sa gastrointestinal motility mo. At sa gayon, maiibsan mo to, itong mga withdrawal symptoms na tinatawag natin. Yeah, sir, may mga ano rin po, may mga over-the-counter na mga nicotine gums. Actually, may mga na-order online na pwede mong uyain kapag meron kang urge na mag-smoke. A lot of my patients, sinasabi nila, nag-choose sila ng mints na gums, no, na mga meron po kasi may mga xylitol, yung may mga other components na hindi nicotine. Sometimes gusto lang daw nila na meron silang nilalaro sa bibig. For some na hindi diabetic, I advise them to take a candy, no, na sometimes yung mint na candy, because sometimes gusto lang nila yung minty na pakiramdam, no, para dito. Ito very interesting na tanong. Doc, kung parang alcohol lang, paminsan-minsan lang, occasional social smoker, pag may dabar cuts lang, doon lang kami magsasmoke. Parehos din ba ang epekto nun? Ibig ba sabihin, Doc, kapag nagsumindi ako mga once a week or once a month, mamamatay din ako agad sa heart attack? Sir Joey, ito yung sinasabi natin kanina, no? Yung tanong natin, no? Ano ba? Nakikipag-bargain pa, no? Isang hit-hit na lang daw. According sa mga sinabi ko kanina, kahit isang hit-hit lang, kung hindi ka pa nag-uumpisa, huwag mo nang i-try. Bakit? Kasi ang smoker, ang paninigarilyo ay addictive. Addictive po iyan. At marami mga pag-aaral na at very established na yan, na kapag na-hit-hit ka, susunod pa yan, bukas, mamaya, at kinabukasan ulit, at susunod ulit, at susunod ulit. Kumbaga, walang katapusan. At yung sinabi natin, medyo naging exage tayo dun sa kanina, di ba? Kada stick ng sigarilyo, nababawasan ng 5 hanggang 10 minuto ang iyong buhay. Kasi yung isang stick na yan, marami nang nagagawang epekto, mga medyo nagkaroon lang po ng technical problem si Dr. Ome. So, itutuloy ko po ang discussion. So, sinasabi po ni Dr. Ome na yung isang stick daw po ay nakakabawas ng mga 5 minuto sa iyong buhay. Hindi walang nakakapagsabi po talaga ng eksaktong numero. Pero sa akin ko sinasabi, bakit mo sasayangin yung 5 minuto ng buhay mo sa isang stick ng sigarilyo? Pwede mo yung gamitin sa mas makabuluhang bagay, no? Spend mo with your family, maglaro kasama ng iyong mga anak, no? Doc Ome, at para sa isang tao na katulad ni Doc Ome na very busy, spend time with his wife, no? Or with his family. Di ba, Doc Ome? So napakadaming dapat paggamitan ng oras maliban sa smoking. Sometimes, Doc Ome, nagiging ano siya yan, no? Social trend. So sometimes nagsusmoke ka kasi gusto mong makijoin, kasi gusto mong maging in. Lalo na yung vaping ngayon, sinasabi nila na kapag nagbe-vape ka daw, parang ano ka, social ka, no? Nakakaangat-angat ka, mas social ka kaysa dun sa nagsusmoke ng sigarilyo. I think Sir Ome is back. Oo, Doc Ome, mukha pong nag-yossi break ka ba, Sir Ome, o hindi naman? Good joke lang. I was hindi, asking Doc Ome. Siyempre hindi, Doc Joey. Kung naka-ever ka na bang nakatikim ng sigarilyo sa buong buhay mo? Doc Joey, yung totoo ba yung isasagot ko? Oo naman, siyempre. We after, are in Facebook Nation. Ibabash tayo ng netizen. Ako bilang individual ay hindi pa nakapag-smoke. Okay. Kaya malaki po ang gusto kong maging contribution dito sa mga advocacy tungkol dito sa paninigarilyo. Dahil alam ko, nung bata pa lang ako, ang aking tatay ay hindi kasi naninigarilyo. Sir Joey, malaki kasing factor eh, no? Yung tatay, yung nanay, tinutularan eh. Yun yung tinutularan. So ako, isa sa naging model ko, yung tatay ko. Kaya hindi talaga ako nanigarilyo. Oo, Doc. O, may naniniwala ako dyan. Kasi di ba yung values and virtues begin at home. So kung ano talaga yung nakikita ng bata, yun ang gagawin. Meron akong isang napakagandang storya mula noong ako ay nag-volunteer at gumamot sa isang malayong lugar sa Katbalogan, Samar, no, na after finishing training,
pumunta ako doon para tumulong paglingkod doon sa kanilang provincial hospital. So on my way, papunta doon kasi yung flight papuntang Katbalogan, kailangan mong lumipad ng eroplano ng isang oras at kailangan mong sumakay ng isang van papunta doon sa Katbalogan, which is about 3 hours away. Nagaantay po ako doon sa may paradahan ng ano ng jeep ay ng van, no. Meron ako nakita isang tao, putol ang paa at putol ang kamay. So akala ko namamalimos siya kasi 'di ba karaniwan naman kapag tayo ay may nakitang putol ang kamay, putol ang paa, iniisip mo namamalimos siya. So umupo ako sa tabi niya, inalok ko siya ng pagkain kasi meron akong dalang konting tinapay at saka juice kasi nga mahaba pa yung biyahe. Sabi ko, "Tay, gusto mo? Sa'yo na lang po." Sabi niya, hindi siya namamalimos. Sinanong ko kung bakit siya nandun. Yun pala, yung taong putol ang kamay at putol ang paa, papunta ng Samar Provincial Hospital. Sabi ko, bakit po? Sabi ko, ganyan. Kasi nalaman daw po niya na may cardiologist na pupunta doon at magpapacheck up po siya sana. Alam mo ba kung anong sakit niya? Tinanong ko kung anong papacheck up niya. Ang sabi niya sa akin, Burger's disease, no? Tinanong ko, ano po yung Burger's disease? Nagmaang-maangan ako kung wari. Sabi niya, hindi mo ba alam yon? Yung Burger's disease, ito yung isang sakit kung saan napuputol ang mga daliri, kamay at paa mo, namamatay ang mga parte ng katawan mo dahil nagbabara ang mga ugat mo sa mga ugat. Sabi niya, sayang nga eh. Tinanong ko kung gaano katagal siya na nigarilyo at anong trabaho niya. Ang trabaho niya ay mangingisda sa gabi at siya ay nagkukopra o nagkukopra at nagtatanim ng tabako, no? Kapag hindi siya nangingisda, mahina ang isda, siya ay nagtatanim ng tabako. So, buong buhay niya mula 10 years old hanggang 42 years old kasi naputulan siya ng kamay at paa nung 43 years old siya. So, nagsinigarilyo siya. Alam, masakit doon kasi iniwan siya ng kanyang asawa at mga anak nung naputulan siya ng kamay at paa. So, paano ka sasagwan, paano ka magtatanim at paano ka aakyat ng puno ng niyog kung wala kang kamay at wala kang paa? So, ngayon, umaasa siya na matulungan siya, no? But, no, it's very painful, very difficult to see all this, no? Sometimes, it's very easy to say, stop smoking. Pero pag nakita mo, sabi nga ni Dr. Ome, yung mga pasyente na nagka-cancer sa baga, which we see kami ng Dr. Ome, mga may tubig sa puso, may tubig sa baga mula sa cancer ng Dr. Ome. So hindi naman natin kailangan antayin pa ang mga ito. So Dr. Ome, we have 5 more minutes, no? I'd like you to get your final words. Ano po ang maipapayo mo sa ating mga kabataan, sa mga naninigarilyo, sa mga balak manigarilyo, at sa mga hindi makatigil sa paninigarilyo? So let's take it from Dr. Ome. Okay. Unang-una sa lahat, Sir Joey, kung hindi ka naninigarilyo, huwag mo nang simulan. Huwag ka nang tumikim. At number one, hindi cool ang paninigarilyo. At hindi rin cool yung mga e-cigarettes. Mas cool yung mga gawa o yung mga libangan na productive. No? Yung tutulungan ka sa sarili mo, yung kalusugan mo, kalusugan ng pamilya mo, at syempre yung komunidad mo. Doon naman sa mga pasyente na naninigarilyo, pag-isipan nyo mabuti. Gusto kong isipin nila, Dr. Joey, kung ano yung importante sa buhay nila. Ano bang importante? Kung hindi importante ang kalusugan sa inyo, syempre, baka susunod na importante ang pamilya. O kung hindi importante ang komunidad, ang kapwa mo o yung girlfriend mo, boyfriend mo sa komunidad, dapat yung sense of responsibility mo, yung sense of responsibility sa ating bansa, sa ekonomiya, kasi hindi lang naman ikaw ang nakatira dito sa Pilipinas, dito sa mundo, dito sa Central Luzon, right? So, ayaw mo na rin silang maapektuhan. So, kailangan mo na rin talagang itigil. At higit sa lahat, kahit isang stick lang, kapag tumigil ka, huwag ka nang humit-hit. At Sir Joey, yung isa palang mahalaga, kung tumigil sila, para naman to dun sa mga tumigil na, pero bumalik ulit. No? Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kung hindi nyo na
kung sa tingin nyo, hindi nyo na kayang itigil uli, humingi ng tulong, kumonsulta sa inyong mga doktor. Ayan, kay Doc Joey o sa akin, kay Doc Ome, sa aming mga cardiologist at kung sino mang doktor na makakapayo sa inyo na subukan yung mga susunod na line na mga gamot na maaring maging epekto, epektibo no, sa pagpapatigil sa inyong manigarilyo. Dahil una sa lahat, kalusugan mo, kalusugan ng iba, ang importante. Yan. Sir Joey, also, I would like to take this opportunity to thank the Philippine Heart Association, Central Luzon Chapter. I'm very glad for you to allowing me to join this advocacy. Simple, yet very important and very timely. At syempre sa Gets Pharma for being our sponsor for tonight. Yeah, maraming salamat, Sir Ome. Maraming salamat. Marami pa tayong gagawin na advocacy sa pagpapalaganap ng tamang kaalaman. Kasi sana maging viral ang ating mga Facebook Live. Hindi man ito kumita ng ma-monetize ng Facebook. Pero kung meron lang tayong ma-change na isang person, no, isang household, ang outlook nila sa paninigarilyo, meron man lang tayong makapag-isip, magtapon ng kanilang mga kakanang sigarilyo ngayon, our work here is done. So maraming salamat, Doc Ome, para sa pag-share ng iyong extensive na research at ang iyong experience. No? At this point, I would like to give the floor sa ating ever-energetic, ito po ang isang advocate ng healthy lifestyle. After mag-clinic sa kabanatuan, talagang binabaybay ang kahabaan ng Nueva Ecija on his bike. No? Advocate ng fresh air at healthy lifestyle, Dr. Vijay Benitez, ang Vice President ng PHA Central Luzon, for his closing remarks. Magandang gabi! Kami sa PHA Central Luzon ay muli nagpapasalamat sa ating mga tagapanood na walang sawang sumusubaybay sa ating programang pangkalusutan. At sa gabi ito, kami ay nagpapasalamat sa ating guest speaker na si Dr. Jerome Ray Machias sa kanyang pag-discuss sa kahalagahan ng paghinto ng paninigarilyo. Nawa ito ay maging malinaw sa bawat sa atin at makatulong sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating puso. Kami rin ay nagpapasalamat sa ating company partner, ang Gets Pharma, sa walang sawa nilang pagtulong sa advokasya ng Philippine Heart Association. At dahil dyan, ito ay aming tinatapos sa ating hashtag, Your Heart's Health, Your choice. Maraming salamat, Doc Vijay. So, sa punto pong ito, gusto ko lang pong i-remind ang lahat na please share subscribe to Sugar Beats and to the Philippine Heart Association Facebook page. So, marami pa pong paparating na mga health information videos. Hindi po titigil ang PHA Central Luzon together with our industry partners in coming up with very interesting lectures. Bagamat simple, pero meaty, sabi nga nila. Hindi tulad ng sigarilyo, isang kit-kit mo lang, ubos na. Ang informasyon po ay sana imaibuga natin, no? Siyempre, hindi kasama yung COVID, sa iba. Ikwento natin. Ito yung maganda natin ikwento. So, I'd like to thank all the organizers of the PHA Central Luzon Your Heart Health, Your Choice campaign, and together with our industry partner, Gets Pharma. Maraming salamat, Sir Albert, Sir Ernest, Ma'am Riz, no, and all our industry partners. Thank you very much po for making all this possible. So have a good night. Thank you very much, and thank you for watching.